Kapayapaan po, mga giliw naming mga taga-subaybay, muli. Isang pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat muli ay binigyan tayo ng isang pagkakataon na magkasama-sama upang alamin ang mga banal na kalooban ng ating kataas-taasang Diyos sa pamamagitan po ng nasusulat sa banal na kasulatan sa makatwid ay ang Biblia sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataon pong ito ay makakapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po sa inyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa araw na ito, mga giliw naming taga-subaybay, isang mahalagang paksa ang niloob ng ating Panginoon na atin pong salo-salong pag-aralan at nilay-nilayin at pagbulay-bulayin. At dahil dito ay inihanda ang isang paksang aralin na may ganitong pamagat. Ang pagsunod sa Diyos ay lalong mabuti. Alam niyo po, walang tao na nasa kanyang katinuan ng pag-iisip na magsasabing ang lahat ng kanyang iniisip ay purong masama. Natural at pangkaraniwan sa isang tao na at likas sa kanya na makagawa, mag-isip, magsalita ng pawang mabuti. Pero alam niyo po ba, sa ibabaw ng lahat ng ito, mayroong itinuturo ang Biblia na lalong mabuti, na dapat ito ang atin pong ginagawa sa buong panahon ng ating pamamalagi dito sa sanglibutang ito. At yun nga po, ang sinasabi ng paksa na ngayon po ay atin pong sama-samang pag-aaralan. Uulitin ko po, ang paksa ay nagsasabing ang pagsunod sa Diyos ay lalong mabuti. Sa wikang Ingles, ito ay tinatawag na obedience. What is obedience? Ano nga po ba ang pagsunod o ang pagkamasunurin? Sangguniin natin ang Merriam-Webster Dictionary. Sabi dito, obedience is the act or instance of obeying, the quality or state of being obedient. Sa Tagalog, ito ang kilos o halimbawa ng pagsunod o kalidad o estado ng pagiging masunurin. Mananampalataya at hindi mananampalataya, nalalaman natin na kinakailangan nating sumunod sa mas nakatataas po sa atin. Halimbawa, sa ating mga magulang, ang pagsunod sa kanila ay marapat nating iukol sa kanya. Kung ikaw naman ay isang empleyado, dapat sumunod ka sa kung ano ang gusto ng iyong employer. Gayun din sa mga estudyante na kailangan mong sumunod sa iyong mga guro. At magagawa lamang ito ng tao kung handa niyang ipasakop ang kanyang sarili sa otorisasyong kaloob sa mga nabanggit ko, mga minamahal naming mga kapatid. Ang pagpapasakop o ang pagsuko ng ating sarili ay matuwid, subalit kung ito ay iuukol natin sa pinakamakapangyarihan, sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ay mas lalong ito ay nararapat. Walang ibang pupwedeng sabihin ang tao at pagpasakupan ng kanyang sarili, kundi ang ating kataas-taasang Diyos sa larangan ng pagpapasakop
sunod sa lahat ng kanyang kagustuhan. Maari kasi mga giliw naming taga-subaybay na pupwede tayong sumunod sa ating mga magulang o dapat tayong sumunod sa ating mga magulang. Pero alam po naman natin, may mga magulang na ang kanilang ipinagagawa sa kanilang mga anak ay hindi po matuwid at mabuti. Kaya kung mayroong lalong mabuting pagsunod, pagsuko ng ating sarili, ito ay angkop sa Diyos na kataas-taasan. Kapatid na Neraya, maaaring higit na nakararami ay nagsasabing, umiibig ako sa Diyos o iniibig ko ang Diyos. Ngunit ayon mismo sa ating Panginoong Kristo Jesus, paano nga ba mapatutunayan ng tao na siya ay umiibig sa Diyos? Mga mahal naming taga-subaybay, ang sagot po ng Biblia ay mababasa natin batay sa sinalita at ipinaliwanag po ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya po ay magkatawang tao. Mababasa po natin ito, kapatid na Benhanan, sa Juan Kapitulo 14, versikulo 15. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Maliwanag po ang pahayag na ito ng ating Panginoon. Alam natin na ang pag-ibig sa Panginoong Diyos, ito ay pinakadakilang utos. At para mapatunayan natin na talagang tayo umiibig sa Diyos, hindi po sapat na sabihin natin iniibig natin ang Panginoon. Kulang ang salita para mapatunayan at maipadama natin sa Diyos na siya ating iniibig. Sa halip, ang sabi ng Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, kumbaga, pwede natin sabihin, kung tunay niyo akong minamahal, mapapatunayan niya sa pamamagitan ng tutuparinyoan niya ang aking mga utos. Kaya yun pong pagtupad o pagsunod sa mga utos ng Diyos, ito ang magpapatunay na talagang ang Diyos ay ating iniibig. Kaya kahit 1,000 beses na sabihin ng tao ang Diyos ay iniibig niya, ngunit wala siyang gawa o kilos ng pagsunod sa mga bagay na kanyang inuutos, yun po ay malaking kasinungalingan. So ang katotohanan para maipadama natin at mapatunayan natin sa Panginoon na talagang siya ating iniibig, kailangan po nating malaman at kailangan nating sundin yung mga bagay na ipinagagawa o iniuutos niya sa atin. At sa ganung paraan, tunay po, mararamdaman ng Diyos na siya po'y ating minamahal. At dapat din po nating malaman na ang mga utos ng Diyos, dahil kung tayo'y umiibig, ito ang paraan para maging magaan. Meron po kasi mga tao, kaya ayaw sumunod eh. Sabi nila, ang dami-dami ang utos ng Diyos. Kailangan mong magsakripisyo, magtiis, ang hirap anyang sundin. Yun po ay para sa mga taong walang pag-ibig. Pero kung ikaw'y umiibig sa Panginoon, maunawa natin, gaya ng pagkaunawa ng mga unang Kristiyano, na ang pag-ibig sa Diyos o pagtupad sa kanyang mga utos ay magaan, kanginumagaan o madali sa kanya na umiibig. Kaya mahalagang matutunan muna ng tao at madama niya sa kanyang puso na ang Diyos ay kanyang iniibig. At bunga ng pag-ibig, ito ang mag-uudyok sa kanya para po masunod niya yung mga utos ng Panginoon. Sa makatwid, kapatid na Neraya, ang pag-ibig sa Diyos ay nasusukat sa kung paano sumusunod ang tao. Opo. Kaya dito po ay hindi natin mapatutunayan ang ating pag-ibig sa Diyos kung hindi po naman natin sinusunod ang kanyang kautusan. Sa ibang sahanin ng pananalita, kung hindi natin tinutupad ang kanyang kalooban. Parang walang iniwan ito, kapatid na Neraya, sa isang lalaking binata at dalaga. Paanong mapatutunayan ni lalaki yung pag-ibig niya sa kanyang minamahal na babae? O siyempre, magsisikap si lalaki na hindi niya pasamain ang loob ni babae. Ganun man, yung pag-ibig na iniaalok niya sa babae ay masuklian din ang pag-ibig. Ano po? Kasi hindi po pwedeng sasabihin mo sa iyong girlfriend o boyfriend, sa iyong asawa, na mahal kita, pero ang ibinibigay mo naman ay puro sama ng loob. Dahil hindi mo sinusunod ang kanilang kagustuhan. Abay, malayong mapatunayan po natin na iniibig nga natin sila. Ngayon, kapatid na Neraya, bakit po ba sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos sa kanyang kalooban ay
mapatutunayan natin at naipapakita natin na tayo ay umiibig sa Kanya. Ipinaliwanag din po ito, mga mahal naming taga-subaybay, ng ating Panginoon na talagang hindi natin mapatutunayang mahal natin siya kung hindi tayo susunod sa Kanya. Gaya ng Kanyang sinabi, mababasa po natin ito sa Juan, Kapitulo 14, Versikulo 24. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Napakatiyak po ng sinabing ito ng ating Panginoon na ang hindi umiibig niya sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Talagang yung umiibig lang sa Panginoon, yun talaga ang makasusunod sa kanyang mga utos. At kapag ang tao walang pagmamahal o walang pag-ibig sa Diyos, talagang hindi niya matutupad ang kanyang mga sinasalita o inuutos. Sa isang banda, kapag ikaw ay hindi tumutupad ng kanyang mga salita, kahit 1,000 beses mo sabihin iniibig mo ang Diyos, tiyak nakikilala ng Panginoon na hindi ka talaga totoong umiibig sa Kanya. Sapagkat sinabi na ng Panginoon ang tiyak na pamantayan para masabing minamahal siya ng sinumang tao, mahayag ito sa pamamagitan ng pagsunod. At sa pamamagitan naman ng hindi pagsunod o hindi pagtupad, nahayag naman sa Diyos na talagang hindi mo siya iniibig. Sa mga katwid, klaro po mga giliw namin, mga taga-subaybay, na hindi po pwede talaga na hindi natin ibigin ang Diyos nang hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos. Kaya dahil dito, mga giliw namin, mga taga-subaybay, dahil ang hindi umiibig ay hindi sumusunod sa utos o kalooban ng Diyos, kapatid na ni Raya, ano po ang hindi mabuting kapalaran ng tao na bagaman sinasabi niyang iniibig niya ang Diyos, pero sinusuway naman niya ang utos at kalooban ng ating Panginoon? Kung meron pong kaawa-awa o abang kalagayan na mararanasan ng tao, ito po yung bunga ng hindi pagsunod o bunga ng hindi pag-ibig sa Kanya. At inilarawan po yan ng Panginoon. Mababasa natin yan sa Juan, Kapitulo 8, Versikulo 47. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Muli po sa talatang ito ay maunawa natin ang pagtiyak ng Panginoon tungkol sa mga taong nasa panig niya at sa mga taong wala sa panig niya. Yung mga taong totoong umiibig sa Kanya at yung mga taong hindi umiibig sa Kanya. Yung sa Diyos at hindi sa Diyos. Ano po sabi ng Panginoon? Kung talaga ang tao ay tinatanggap niyang siya sa Diyos, makikinig siya at tutupad siya ng mga salita ng Diyos. Subalit kapag ang tao ayaw makinig, ayaw sumunod sa mga utos ng Diyos, gaya ng tinatanggap niya sa kanyang sarili na siya ay hindi sa Diyos. At kung meron pong aba o kaawa-awang kalagayan, yung nabubuhay ka na ikaw ay hindi nasa panig ng Panginoon. Yun nga lang pong mabuhay ka ng malayo sa Diyos. Kung merong isa sa pinakadelikadong buhay, yung buhay na malayo sa Diyos, lalo na po yung buhay na hindi ka na sa Diyos. At nangyayari po na ang tao ay hindi na sa Diyos pagka ayaw mo nang pakinggan ng Diyos, pagka ayaw mo nang sundin ang kanyang mga utos. Bagamat ang Diyos po ay hindi nagtatagi ng tao, hindi niya gusto ang tao ay mawala sa kanyang piling, pero ang tao na rin po ang humahakbang palayo sa Panginoon, ang tao na rin po ang nagpapasya na siya hindi maging sa Diyos kapag ayaw niya nang makinig at ayaw niya nang sumunod sa mga utos ng Diyos. Alam niyo po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ito po ay isang sukatan din naman kung gaano natin kinikilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag ang isang tao'y inutusan ng kanyang superior at kinikilala niyang mas nakatataas sa kanya, eh walang pagsalang na hindi niya ito susundin. Gaano natin kinikilala ang Diyos sa atin pong buhay bilang siya ang makapangyarihan sa lahat? Pwede natin sabihin, o eh siya po ang kataas-taasan. Siya po ang makapangyarihan sa lahat.
Pero alam niyo po bang kung hindi natin susundin ang utos ng Panginoon, gaya ng ipinagkakanulo tayo ng ating paniniwalang ito, hindi po natin mapatutunayan, mga giliw naming mga taga-subaybay, na ang pag-ibig sa Diyos ay walang gawa, kinakailangan po ng isang tapat na gawa at ito ang pagsunod. At alam niyo po ba, isang mukha pa rin ito, kapatid na ni Raye, kapag ka ang tao hindi sumusunod sa Panginoon, isang mukha ito ng paglapastangan sa Diyos. Gaya ng sinasabi ng tao na, eh, Diyos ka lang naman, ba't kita susundin? Sa uri po yan ang paglaban o paglapastangan sa Panginoon na nagdadala sa tao sa buhay na aba o kaawa-awa. Yun po. Kaya dito tayo iniiwas ng mga pagtuturong ito, mga giliw naming mga taga-subaybay. Nawa ay masumpungan natin sa puso ang tapat na pag-ibig sa Diyos upang ito ang mag-udyok sa atin na kilalanin siya bilang makapangyarihan sa lahat at karapat-dapat na siya po ang ating sinusunod. Ano po ba, kapatid na ni Raya, ang isang napakabuting kalooban ng Diyos sa lahat ng tao? Kaya gayon na lamang ang kagustuhan ng Diyos na siya ay ibigin sa paraang sundin natin ang kanyang mga utos. Kung maunawaan lang po ng tao ang napakabuting kalooban ng Diyos para sa atin, walang dahilan ng tao para hindi siya sundin. Mm-hmm. Kaya sa pamamagitan po ng kanyang pakikipag-usap noon kay Propeta Jeremias, ay inihayag niya kung ano ang kanyang napakagandang kalooban sa ating mga tao. Opo. At kung ito po'y maunawaan natin, mag-udyok nawa ito sa atin para maging masunurin. Tinalakay po yan sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 29, Versikulo 11, sa salin po ng Ambagong ang Biblia. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Narito po ang paghahayag ng Diyos ng kanyang kalooban, maging ng kanyang panukala o plano para sa sangkatauhan. Ayon sa sabi ng Panginoon, nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo. At ang mga panukalang ito ay napakabuti. Ito'y sa ikabubuti at hindi sa ikasasama ng sino man. Pwede natin sabihin, kapatid na Benhanan, God knows best. Siya yung nakakaalam ng lalong mabuti para sa atin. Mula pa lang sa pagbabalak para sa kapakanan ng tao, lalo na yung mga bagay na kanyang ginagawa para sa tao, ay hindi po sa ikasasama natin, pawang sa ikabubuti natin. Gaya po siya ng napakabuting magulang o napakabuting ama na ang laging iniisip at ang laging ginagawa ay yung lamang makabubuti sa kanyang minamahal na anak. Gayun po ang Panginoon mula ng una. Kaya nga po masasabing ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay napakaganda ng kanyang kalooban para sa ating mga tao. At tiniyak po kung anong plano, kung anong mga bagay na kanyang ginagawa at ibig na mangyari para sa kapakanan nating mga tao. Ito ang niya mga plano o panukala para sa ikabubuti upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. So lahat po tayo nag-ahangad ng magandang kinabukasan. Gusto na mga tao magkaroon siya ng magandang future. Pero alam naman po natin na limitado lang ang magagawa ng tao para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. At kung merong lalong makapangyarihang makatutulong sa kanya para magkaroon siya ng magandang future o kinabukasan, walang iba kundi ang Diyos. Ang kailangan lang po, matuto ang taong sumunod sa paraan ng Diyos kaysa sa manalig ang tao sa kanyang sariling paraan. Parang tao'y magkaroon ng magandang kinabukasan at ng buhay na punong-puno ng pag-asa. Kaya sa talatang ito, masasabi natin talagang lalong mabuti ang pagsunod sa Diyos kaysa sa sundin ang ating mga sariling kagustuhan. Ayan po, mga giliw naming mga taga-subaybay. At ang isang katunayan nito, kapatid na ni Raya, nang likhain niya ang unang tao na si Adan at si Eva. Opo. Talaga namang isang mapayapa at masaganang buhay ang inihanda ng Diyos para sa kanila. Pero alam niyo po ba, dahil sa pagsuway,
Dahil sa hindi nila pagsunod, isinumpa maging ang lupa at ang tao ay dumaan sa isang kalagayang kinakailangan niyang magtiis at maghirap. Yun po ang nagagawa ng pagsuway sa utos ng Panginoon. Pero hindi pa po huli ang lahat, kapatid na ni Raya, kung kaya ngayon ay inihahayag namin sa inyo ang isang mabuting balita na kailangan lang po nating ingatan sa ating kalooban. Ano man ang kalagayan na pinagdaraanan mo ngayon, huwag kang mawawala ng pag-asa. Sumunod lamang tayo sa Panginoon at mararanasan natin ang pangakong ito, ang kagustuhang ito ng Diyos para sa tao na mayroon siyang inihandang mabuti at hindi sa ikasasama. Ang kailangan mo lang, kapatid, taglayin mo ang isang buhay na pag-asa, lakipan mo ito ng pananampalataya at yung tapat na pagsunod sa utos ng Diyos. At dahil doon ay makikita natin ang pagkalinga at pag-iingat ng Diyos sa buhay po natin. At dahil po sa napakabuting kalooban na yon ng ating Diyos, kapatid na ni Raya, paano ang matuwid na paraan naman upang magawa ng tao na sundin ang kautusan ng Diyos? Kailangan po nating dinggin at sundin ang payo ng Apostol Pablo na noon ay ipinayo niya sa mga unang mananampalataya. Nasulat po ito sa Pilipos Kapitulo 4, versikulo 6. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Dahil po sa iba't ibang sitwasyon ng buhay na pinagdaraanan ng mga tao, sa mga problema na nangyayari, minsan ang tao po nakakalimot ng sumunod sa mga utos ng Diyos. Pero iba pa rin yung kahit na ikaw ay may mga problema o suliran, isisikap kang makasunod. At ang malaking tulong o para ang ipinapayo ni Apostle Pablo para makasunod pa rin tayo kahit na may mga problema, may mga pagsubok at iba't ibang sitwasyon ng buhay ang ating pinagdadaanan, ay huwag tayong magbabalisa, huwag tayong maapektuhan ng mga bagay na yan. Sa halip ay sa pamamagitan na niya ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. So, lalong nangangailangan po tayo ng tulong mula sa Diyos. Siya rin ang tutulong. Kasi po, ang Diyos eh, hindi naman niya tayo utusan ng isang bagay na hindi niya muna itinuro ang paraan kung paano natin magagawa. At kalaki po ng kanyang mga pag-uutos sa atin ay nakahanda siyang tumulong. At para makamit natin ang tulong ng Panginoon, para masunod natin ang kanyang mga utos na daan para mapatunayan natin na siya ating iniibig, kailangan po matuto tayong manalangin. At sa pamamagitan ng panalangin, ay aminin natin sa ating mga sarili, aminin natin sa harap ng Diyos, talagang mahina lang tayo. Kailangan natin siya at hilingin natin sa Panginoon na gabayan niya tayo, patnubayan niya tayo para masunod natin ang kanyang banal na kalooban. Sa isa nga pong pagbibigay halimbawa na ang Panginoong Kristo Jesus ay magkatawang tao, tinuturuan niyang manalangin ang kanyang mga alagad. At kung merong isang napakagandang halimbawa ng panalangin, ay sinabi ng Panginoon na mangyarian niya ang kalooban mo at wag ang ibig ko. Minsan kasi natatangay tayo sa kung ano yung gusto natin, yun ang ating nagagawa. Pero kung idadalagin natin sa Diyos na mangyari kung ano yung kalooban ng Panginoon, sabi nga, the will of the Lord be done, tutulungan niya tayo na makasunod sa mga bagay na kanyang ipinag-uutos na pawang sa ikabubuti din naman ng bawat isa sa atin. Ayun po, klaro po sana sa atin yan, mga giliw naming mga taga-subaybay, na anuman ang pinagdaraanan mo sa buhay na ito ay hindi po marapat gawin nating dahilan para sabihin na, Panginoon, pasensya ka na kasi meron akong problema. Pasensya ka na kasi nagigipit ako ngayon. Alam niyo po, itinuturo sa atin ngayon ang kahalagahan ng pananalangin. Kung meron kang problema, huwag mong hayaan na yon ang maging sagwil o maging daan para hindi tayo makasunod sa Panginoon. Sa halip, sabi ng banal na kasulatan, anuman ang iyong kinalalagyan, anuman ang iyong pinagdaraanan,
ipanalangin mo sa Diyos na may pagpapasalamat. Ipahayag mo sa Diyos ang iyong dai. At sa pananampalataya, kung ito ang iyong magawa, tiyak na tiyak, sasagot ang Panginoon sa ating mga panalangin. Sabi nga po, kapatid na Benhana ng Apostol Santiago, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So, napaka-powerful po ng prayer. Sabi nga, pray hard, it's work. Talagang hindi man na para sa sarili mo ay hindi mo kayang makatugon sa kahingian ng Panginoon. Sa tulong ng Panginoon, bunga ng iyong maningas na panalangin, makakaya mo yung dating tila hindi mo kaya. Yun po, mga giliw namin, mga taga-subaybay. Kapatid na ni Raya, katotohanan ang pagsunod ay lalong mabuti. Kaya naman, ano ang ating maaasahan kung tayo ay magpasya na ito po ang ating gawin sa panahon man ng kasaganaan o sa panahon man ng kagipitan? Sa ating pong pagsunod, tayo ang una-unang makikinabang o tayo ang unang mabibless. Gaya po ng mababasa natin sa Kawikaan 28:14 o sa Proverbs chapter 28 verse 14. Sasalin po ng Biblia na Good News Translation. Always obey the Lord and you will be happy. Maliwanag po yan, mga mahal naming taga-subaybay. Ulitin ko po, always obey the Lord and you will be happy. Ito ang sikreto para makapamuhay tayo ng isang klase ng buhay na totoong masaya o maligaya. Yung laging pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Minsan, pagka puro ang sarili nating kagustuhan ng ating ginagawa o sinusunod, nagdadala ito sa atin sa kabiguan o sa kalungkutan. Pero sa gitna man ng tila kabiguan o maraming kalungkutan, iba pa rin yung nakasusunod ka palagi sa mga utos ng Panginoon. At yan ang paraan para makapamuhay tayo ng masaya o maligaya. Ganyan po, namuhay ang mga unang mananampalataya sa kabila ng mga pag-uusig, kahirapan, mga pagsubok, at marami pang mga bagay na kanilang naranasan. Inuna nilang sundin ang kalooban ng Panginoon. At dahil doon, sila po ay nakapamuhay ng buhay na totoong maligaya o masaya. Kaya kung tayo po ay naghahangad ng isang buhay na totoong maligaya o masaya sa gitna ng magulong sanglibutan, sa kabila ng maligalig na mundo na atin pong pansamantalang pinaglalakbayan, kahit na napapaligiran tayo ng maraming problema, kapag tayo po ay laging sumusunod sa mga kalooban ng Diyos, bibiyayaan niya tayo ng buhay na mapayapa, ng buhay na totoong maligaya o masaya. Kaya masasabi nating lalo talagang mabuti ang sumunod sa Diyos kaysa sundin ang kagustuhan ng sino man, maging ang kagustuhan ng ating mga sariling kalooban. At sana po, mga giliw namin, mga taga-subaybay, ay nakikita po natin ito, nasasalamin po natin sa ang ating sarili sa mga pagtuturong ito. May mga pagkakataon, dahil sa ang tao'y ibig niyang paligayahin ang kanyang sarili, ay sinusunod niya kung ano yung gusto niya. Pero tingnan po natin mabuti yung kaligayahan na mararanasan niya dahil sa pagsunod niya sa sarili niya ay pansamantala lang po yun. Na ang kadalasan, ang dulo ay nagiging ikapapahamak o lalong ikahihirap ng kalooban ng isang tao. Iba ito sa kung ang susundin natin ay ang Panginoon. Maliwanag na maliwanag at ito'y garantisado ang sabi ng Biblia kung susunod tayo sa Panginoon. Ikaw ay magiging maligaya. Tanong, kapatid na ni Raya, bakit sinasabing magiging maligaya ang taong susunod sa mga salita at mga kautusan ng Diyos? Ipinahayag na rin po ng Diyos ang mga biyaya o pagpapalang mapapasa tao na magiging dahilan para paghugutan niya ng tunay na kaligayahan kapag siya ay sumusunod o masunurin sa Panginoon. Nasulat po yan sa aklat ng propetang si Isaias sa Kapitulo 1, versikulo 19. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Narito po ang salita ng Diyos.
na sinabi noon, nasulat sa Biblia at dapat nating panghawakan at sampalatayanan maging sa ating panahon. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo magkusa at magmasunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Nangako po ang Diyos. Ayon sa kanyang tapat na pangako, kapag nasumpungan tayo sa pagkukusa at pagiging masunurin sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos, bibiyaan niya tayo, nakakain tayo ng buti ng lupain. Ang ibig sabihin po ng pagkain ng buti ng lupain ay simbolo ng mga pagpapala ng Diyos samantalang namumuhay tayo sa mundong ito. At ang Diyos po pagdagpala, sabi nga, double blessings. Material blessings and spiritual blessings, makakamit po ng mga taong nagkukusa. Ito yung mga taong sa ibang salita, hindi na pinipilit. Ito yung mga taong nakaunawa, nakakilala ng kagandahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos na lalong mabuti. At dahil doon ay lumikha sa kanyang ugali na maging masunurin parati sa Panginoon. Nakararanas sila ng totoong magandang buhay. Ang buhay na pinagpala ka materially and pinagpala ka pa spiritually. Kaya magiging masaya palagi ang iyong buhay araw-araw, isang buhay na totoong pinagpala. Sabi nga, ito ang totoong magandang buhay. Yung buhay na napagpala ka na ng mga bagay na ukol sa material, napagpala ka lalo ng mga bagay na ukol sa espiritual. So, yun po, mga giliw namin, mga taga-subaybay, sana ang mga pagtuturong ito ay humikayat sa atin sa isang pagbubulay-bulay at humantong tayo sa isang tamang pagpapasya. Kapatid, ibig mo bang umahon sa iyong kinalalagyan ngayon? Narito ang mabuting balita. Iniaalok ng Panginoon ang isang kinabukasan na punong-puno ng kapayapaan, ng kasaganaan. Ang kailangan mo lang, kapatid, kung tayo ay susunod, kailangan natin na magkusa. Sumunod tayong hindi napipilitan. Sa ganitong kaparaanan, tiyak ang sinasabi ng Biblia, ang pangako ng Diyos, magsisikain tayo ng buti ng lupain. Ang pagpapala, bunga ng ating pagsunod, tiyak at tiyak ito, ay paaabuti ng ating Panginoon Diyos maging hanggang sa mga mahal natin sa buhay. Kaya sana po, sa pamamagitan ng mga pagtuturong ito, ay hinihikayat namin kayo na lalo pang subaybayan ang mga sumusunod pang mga araw upang alamin pa ang kalooban ng ating Panginoon, sapat para po magpaginhawa ng ating kaluluwa, ng ating pag-iisip at kalooban. At ipagpala sa atin ang araling ito ngayon at kailanman. Amen.